kulay orange. Saan to sir makukuha? Sa dagat or sa ilog? Sa dagat. Sa dagat. Isa sa mga napansin ko dito sa lugar nila, yung kalinisan, walang ganong basura, maging dito sa tubig. First time kong nakakita ng ganitong klaseng pabahay kasi karamihan sa mga nadadaanan natin, karamihan sa bundok, patag na lupa, pero dito, makikita nyo sa ibabaw mismo na itong tubig. Tubig din yun sila sa kalahati. Sa tubig kita, sa tubig or sa dagat. Dahil alam ko ang mga badyaw, hindi nabubuhay sa lupa. Nabubuhay po kami sa karagatan dahil yan po ang parang connection sa buhay namin. Good morning mga ka-Chef TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so ngayong araw nga pala ay nandito po tayo sa Zamboanga City para sumakay ng barko patawid sa Basilan. So nandito na po tayo sa labas na itong passenger terminal building kasi boarding na daw yung barko na sasakyan natin. Yung sasakyan nga pala natin ngayon ay fast craft. Maliban kasi dito sa mga ro-ro vessel ay bumibiyahe din mula dito sa Zamboanga yung mga fast craft papunta sa Basilan. So dahil nga sa mas mabilis to kumpara sa mga ro-ro vessel, kaya eto yung sasakyan natin ngayon. Sa Zamboanga City Port, makikita po natin ang napakadaming barko na nakadaw ngayon at nag-aantay ng mga pasahero na sasakay dito. Ayan, no? So, meron po sila ditong Montenegro Shipping Lines, Light Ferries, Allison Shipping, at etong Wisam Express. Dahil nga sa dami ng mga pasaherong pinagsiservisyuhan na itong daungan, kaya makikita nyo po dito, etong ginagawang bagong passenger terminal building. So dito sa fast craft ng Wisam, meron pong dalawang klase ng accommodation dito sa barko. Yung sa unahan, yun po yung sa tourist class. At dito naman, yung economy. Yung tourist class ay nagkakahalaga ng 290 pesos bawat pasahero. Habang dito naman sa economy class ay nasa 220. Dahil nga sa medyo mabilis na itong barko, kaya abutin lang daw ng mahigit 40 minutes yung ating travel time mula doon sa Zamboanga City Port papunta dito sa Isabela City, Basilan. Travel mula doon sa Zamboanga City at nalampasan na po natin ang isa sa mga islang kumaharang dito sa Basilan. Dito banda, makikita po natin yung Grande Santa Cruz Island, yung pinakamalapit na isla sa Zamboanga City. At dito naman sa harapan po natin, makikita na po natin ang kalupaan ng Basilan. Yan. Down Basilan. Ayan, so matapos ang halos isang oras sa travel mula doon sa Zamboanga City, sa wakas ay narating na rin po natin etong mainland ng Basilan. So medyo marami po tayong nakasabay na pasahero dahil nga sa yung nasakyan nating trip ay yung pang umaga. Anong first name mo, sir? Ha? First name mo? Joseph. Joseph? Hmm? Oh? Oy, hello! Kapangalan. Okay, yan. Joseph. Sige, sir. Thank you. Let's go. Sa labas lang na itong port, bubungad na itong mga nakapilang tricycle. So, hindi pala si Sir Jay yung makakasama natin ngayon. Kasi marami siyang mga lakad ngayong araw, kaya inirefer niya tayo dito sa uncle niya. Yun. Dito kay Venus. Ito nga pala si Sir Joseph. Sakto, siya yung mag-iikot sa atin dito sa Isabela City. So ngayon sir, punta muna tayo ng tourism office. Tourism? Opo. Sa City Hall. Tara, go!
Ayan, so first time po nating narating etong Basilan. Talaga namang na-amaze ako dito kasi taliwa sa mga napapanood natin sa balita yung sitwasyon dito. Tulad ng ibang mga lugar na pinupunta ng mga turista, welcome na welcome dito yung mga kagaya nating first timer. Actually sir, everyday talaga may mga bisita kami. As in, nagpupulibook talaga kami, especially yung Pahali Resort. Kaya may advance booking talaga tayo kasi nagpupulibook yung Pahali Resort. Kaya wala kaming problema ngayon sa turista kasi everyday talaga meron kami. Maliban sa mga barkong nakadaw ngayon dito sa Daungan, matatanong din po natin itong Malamawi Island. Sa kabila na itong isla, dito lang malapit sa city proper, makikita po natin yung planta ng kuryente. Yun, no? Yung may barko na yun, dyan sila kumukuha ng kuryente na isinusupply dito sa buong Isabela City. So mula doon sa boulevard, wala pang 5 minuto ay narating na rin po natin itong Isabela City Wet and Dry Public Market. Sige! Yan, yung subscriber. Isa sa mga nagpakilala dito sa public market nila ay yung kalinisan. Makikita po natin, maliban sa mga isdang naka-display, may mga ganito. Anong tawag niyo dito, sir? Kasag, dawan. Pinatawag mo lang. Kasag? Ano to, sir? Alimasag? Yan, ano? Kuratsa yan. Kuratsa? Tingnan nyo. Kakaiba po siya kumpara dito sa mga karaniwang alimasag na makikita natin. Ayan. Magkano po yung kilo dito? 550 yung kilo. Mas mahal po siya kumpara sa mga karaniwang alimasag. Parang ito yung mga nakita natin sa Masbate, ah. Yung tinatapon nila sa dagat. Pero dito, alin po ba sir yung masarap? Etong kuratsa or etong... Mas masarap to. Eto, magkano naman? 350. Sir, anong tawag dito, sir? Alugmata. Alugmata? Bakit yan yung tinawag dito? Ewan ko kung saan dyan. Tawag lang nila. Ano po ba yung lasa nito? Ewan ko na lang. Basta mas masarap yun. Tingnan nyo, yung mga mata nila, kulay orange. Saan to, sir, nakukuha? Sa dagat or sa ilog? Or sa dagat. Pansin po natin, yung kanilang market, yung side po nito ay tuyo. Bagamat wet market po siya, yung mga side nito ay makikita nyong malinis, tuyo at walang kalat. Sir, magkano po dito? 350 lang, sir. 350? Hello! Isang kilo po ito? Oh, isang kilo lang, sir. Grabe ang mura. Dried pusit. Sa halagang 350 pesos, isang kilo na yung mabibili nyo dito. Ito puppet siya. Ito kasi ang ginagamit is papuntang Lampinigan kasi medyo maalon siya. According po kasi sa mga bankero, pag once ang lugar na medyo maalon, open si siya, ito ang kailangan, ang puppet. Pag maikumpara mo din doon sa kabila, parang may katig siya. Ang distance kasi yung sa kabila is doon lang pupunta. Ang katig daw kasi, according po sa kanila, pag malakas po kasi yung alon, may possibility na mabali yung katig niya. Diba? Parang matanggal siya, kaya doon matao. Pero ito kasi parang sumasama lang siya sa wave. Matalon lang. Yes. So sa mga oras na to ay low tide daw itong dagat. Kaya
ilang lugar lang yung pwede nating ma-access sa pamamagitan nitong bangka. Yung tinatawag nilang floating school dito ay titingnan pa natin kung mapupuntahan kasi low tide, mababa yung tubig, hindi kakayanin ng mga ganitong bangka. So dito nga pala, yung mga bangka na tinatawag nilang puppet ay merong mga maliliit at meron namang ganito kalaki. Yun, may bubong at walang katig. First time kong nakakita ng ganitong klaseng pabahay kasi karamihan sa mga nadadaanan natin o napupuntahan natin mga ganitong klase ng bahay ay karamihan sa bundok, karamihan sa patag na lupa. Pero dito, makikita nyo sa ibabaw mismo na itong tubig. So mula doon sa pinagakyatan natin hanggang doon sa dulo, pare-pareho yung pagkakagawa sa bahay. Limbawa na lang dito. Ayan. Silipin po natin. Meron pong lababo. Merong CR. Ayan, malinis yung CR. May gripo. Ito yung pinakasala. At dito naman, yung higaan. So, sa isang pamilya, nanay, tatay, tsaka dalawang anak, magkakasya dito. Walang problema. Yun. So, meron silang balkonahe kung saan tanaw natin yung ating mga kapitbahay. Etong bahay ay gawa sa Hardiflex. Kahoy naman dito sa bintana, maging dito. At yung mga pinto nito, may plywood. At yung CR, nababasa kasi, kaya plastic. Yun. Napag-uusapan na rin natin yung CR. Yung waste nga pala o yung dumi na manggagaling dito sa CR, meron po silang mga tubo dito sa ilalim. At lahat ng mga dumi na yan galing sa iba't ibang bahay mapupunta naman dito sa malaking septic tank na nandito sa gitna nito mga kabahay. Talaga namang nakaka-amaze kasi sa ilalim na itong mga ganitong bahay, makikita po natin yung samut-saring mga starfish. May mga malalaki, may mga maliliit, at meron ding mga ligaw na isda. Parang aquarium yung nasa ilalim na itong mga bahay. Sa dami ng mga lamang dagat, sa dami ng mga isda makikita dito, talaga namang panalo yung mga titira dito. Doon sa mga pabahay ay dumiretso po muna tayo dito sa sentro na itong Barangay Tampalan. So meron po silang akyatan at babaan papunta dito sa mga bangka. At mula dito, maglalakad po tayo ng ilang metro papunta dito sa sentro na itong barangay. Kung saan makikita yung mga eskwelahan, yung mga silid-aralan na pinapasukan o pinupuntahan ng mga estudyante. Let's go! Saan po dito yung eskwelahan? Diretso lang. Thank you. Isa sa mga napansin ko dito sa lugar nila ay yung kalinisan. Walang ganong basura maging dito sa tubig. Medyo maganda yung daanan. Tingnan nyo. Sa ibang lugar kasi, yung mga ganitong dikit-dikit yung bahay ay yung daanan nila, kawayan o di kaya kahoy. Pero dito, makikita nyo, talagang sinadyang gumawa ng konkretong daanan para kung halimbawa magkakaroon man ng mga malalakas na alon, ay hindi ito kagad masisira. So sa gilid lang na itong daanan, nandito yung mga metro ng tubig. At sa taas, yung metro ng kuryente. So makikita nyo, bagamat low tide, mababa yung level ng tubig at nakaangat na yung lupa o buhangin. Eh, hindi pa rin to safe na daanan kasi yon putik.
Ang tawag dito po ay Malamawi. Buo ha, Malamawi Island. Pero bawat Malamawi may kanya-kanyang barangay po na nakalaan dyan. Yung buong Tampalan nasa tubig? Tubig din yun sila, sa kalahati. Sa tubig kita, sa tubig o sa dagat. Dahil alam ko ang mga Bajaw, hindi nabubuhay sa lupa. Nabubuhay po kami sa karagatan dahil yan po ang parang connection sa buhay namin. Yan po ang livelihood namin. Kaya pala, etong Malamawi Island, kung mapapansin nyo, sobrang lawak nito. Sobrang lawak ng sakop nitong lupain. Pero karamihan sa mga residente, lalong-lalo na yung mga taga rito sa Tampalan, ay dito sa ibabaw ng tubig na ninirahan. Majority Bajaw learners po ito. So nag-umpisa ito noon 1987. Ako po yung pioneer, ako po yung estudyante na grade 1 dito. Then ako din ang school head dito. Ang bilang ng mga mag-aaral dito is composed of 1,000 plus. May secondary po ako nag-offer for integrated from grade 7 to grade 9. Meron na po kami. Ngunit marami kaming challenges na encountered tulad ng kakulangan sa school building. Pero ganun pa man, tumutulong sa amin ang LGU at ang DepEd in the persons of Honorable City Jalia Turabin, the City Mayor of Isabela. Sa mga napunta namin lugar na tulad nito, napapansin kagad namin yung mga kalat, yung mga basura. Pero dito talagang nagulat kami, malinis. Mayroon pa yung ordinance ang City Hall na bawal po magtabo ng basura dahil may multa po 500 to 1,000 to 1,005. Kaya sabi ko, imbes na pambili ng bigas, makapunta lang doon sa multa. So maigpit yung LGU pagdating doon? Apo. Kaya pala. Ipanis namin kay Mayor. So, pinapatupad talaga yung mga ordinance na yun. At malaking tulong. At naging disiplina din sa mga kabataan. Yun. So sana ganun din sa buong Pilipinas. Kasi nakita nyo naman, bagamat sobrang dami ng bahay dito, napapanatili nila yung kalinisan. Ayos. So, sa ibang isla na napuntahan natin ay sa ilalim ng tubig pinapadaan yung kable ng kuryente. Pero dito, sa taas nila, inilagay. So, sobrang taas na itong tore, para nga yung mga malalaking barko na dadaan dito sa ilalim ay hindi sasabit. Kala ko kanina, yung mga nakalagay dito ay yung mga antena ng mga cell site. Pero nung nalapitan na natin to, ay mga kable pala ng kuryente. Paano nga ba daw? O kumusta na daw ba yung safety na itong basilan? Yes, kasi ang basilan kasi before, ang kinakatakutan kasi ng mga turista is yung safety dito. Kasi di ba, hindi din natin maiwasan yung takot ng mga turista kasi paminsan din kasi yung news sobrang exaggerated din. Oo. Pero inaamin ko before, mga 15 years ago, may kaguluhan talaga dito sa Isabela City. Kahit dito sa buong basilan, meron talaga yan. Pero before yun, ngayon kasi kung safety ang pag-usapan, very safe talaga kayo dito. Kahit maglakad kayo ng buong gabi, kahit ng madaling araw dito sa daan, walang mangyayari sa inyo. Kaya nga kami, pag may mga turista na pumupunta dito, sinasabihan namin, mag-ground lang kayo dyan sa Isabela City. Magtanong-tanong kayo sa mga driver tricycle, magtanong-tanong kayo sa mga tao kung saan kayo pupunta. Ituturo nila sa iyo with all their smile. Ekspedisyong Magallanes Elcano sa Pilipinas. Mula sa Sulu, tinahak ng ekspedisyon ang pulo ng Tagima. Ngayon ay basilan sa pag-asang matutuntun nila ang direksyon patungong Maluku. No, ikilalang pinagmumula ng mga pampalasa, bahagi ngayon ng Indonesia, October 1521. So, eto po yung marker para sa first circumnavigation of the world. So, etong bahaging eto ng Mindanao ay naging parte sa ruta nila Magellan. So, dito mas pinaganda na etong LGU, etong lugar para maging isang ganap ng tourist attraction.
hindi lang sa mga taga rito sa Basilan, kundi yung mga manggagaling sa labas na itong probinsya.